Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Lee, nandito po tayo sa ating programa, Ang Salita ng Buhay. Kapiling po natin ngayong umaga ang mga kapatiran natin galing ng Paranaque Church. Samantalang nasa biyahe pa lamang po, papunta pa po dito sa ating istasyon ang ating direktor, ating kapatid na Felipe Carriaga. Isang magandang umaga muli ang ating pagbati sa lahat-lahat ng mga nakikinig at mga suki nating mga tagapakinig at tagasubaybay ng programang ito. Andi dito na ang ating direktor, kaya ibibigay natin sa kanya ang booth. Sa lahat din ng mga kaibigan natin na nag-Facebook at nakatingin lagi sa atin at nakikita tayo sa ating mga repost, nagpapasalamat po tayo kay kapatid na Ili Franco na ginagawa niya ng paraan para ang mga bagay-bagay na ito ay ma-upload natin. At nagpapasalamat po tayo sa lahat-lahat ng mga magagandang comments about the program and about the things na nakikita nila at nire-repost natin sa ating Facebook. So, pansamantalang naghahanda po at magpapalit kami dito sa booth, pupunta po ako dun sa kabila muli. Ibigay muna natin kay Larry at kay Ivan at maging siguro kay Alexis. Si Alexis po yung nasa bandang dakong kanan na kanan ng inyong screen. So, mapagbati muna Larry at itong si Ivan. Come on Larry, at dinigay ko kay direct dito sa harap. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga masugid namin tagapagsubaybay sa palatuntunang ito, ang Salita po ng Buhay. Lahat po ng mga kapatiran natin na naka-tune in sa umagang ito ay kayo po aming binabati ng napakagandang umaga. Isang magandang umaga po sa lahat, lalo-lalo na sa Paranaque Church of Christ na mamaya ay magsisimula ng ang kanilang worship. Sa Muntinlupa, sila Brother Greg, sila Sister Thelma, at sila Sister Sally, at sa mga ang kaibigan ko niya sa Paranaque, si Lanmar. Magandang umaga. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpamanin ninyo na kami na traffic of course, by minutes lang ang aming huli. Tayo pa nagpapasalamat na muli ay binigyan po tayo ng ating Panginoong Diyos ng isa pang pagkakataon para tayo po ay makapagpatuloy sa ating pangangalaman. And pag-cross natin doon sa tinatawag na boundary line ng 2010, everything at our back will become a part of history. Kanya, unang-una, pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos sa mga pagkakataon na ibinigay po sa atin upang ihayag ang kanyang dalisay na aral sa pamamagitan ng radio. Ganun din, pinasasalamatan natin ang istasyon na ito, ang mga bumubuo ng istasyon ng DCXQ na sa lahat ng mga panahon na ating paghahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, sila po ay napakabait sa atin. At ito ay pinasasalamatan natin at ito kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang paghahayag ng kanyang banal na aral tungo sa kaligtasan ng mga tao na sumusubaybay dito, nakikinig at sumasampalataya at ganoon din tumatalima sa mga utos ng ating Panginoong Isos. And so, to all of you dito sa DZXQ, marami pong salamat. Sa pangalan po ng mga kaanib ng Churches of Christ dito sa Calacau, Maynila, kami po ay lubos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Hindi lamang yan ang gusto namin pasalamatan. Ganon din ang pamilya ng ating Panginoong Diyos, ang mga kongregasyon dito sa Calacau, Maynila, at ganon din sa mga kongregasyon sa mga karating puok. At ganon din, at binabati po natin ang ating mga kapatiran, hindi lamang dito sa Pilipinas, of course, buong Pilipinas, at buong mundo na nakikinig sa ating palatuntunan. Ulitin natin, maraming salamat kay kapatid Maeli Franco sa kanyang pagbibigay ng oportunidad sa lahat ng ating mga
kasamahan sa iglesia at mga kaibigan na sa pamagitan ng YouTube ngayon ay kanilang napapakinggan at nakikita tayo sa ating palatuntunan ng salita ng buhay. Gusto kong batiin yung mga magdagdon sa Europe. Nakatanggap po tayo ng Facebook ba yun? Sa Facebook, doon sa Amerika, yung mga taga New York, yung mga taga Pennsylvania, yung mga taga California, ganun din dito sa Singapore, Hong Kong, at hanggang doon sa Australia, ay binabati po natin ang ating mga kaibigan at mga kapatid sa iglesia ng ating Panginoong Hesus. Kami po nagpapasalamat sa istasyon na ito na sa pamagitan nila ay binigyan po tayo ng mas malawak na coverage, mas magandang sistema ng pangaral sapagkat hindi lamang busis natin ang kanilang naririnig, kundi maging ang ating mga course. Sabi na ang sa akin, guwapo ka pa rin, sabi niya. Sabi ko, ganun din sinasabi lagi ng aking misis And so, sa inyong lahat, mga kapatid, dito sa Calacan, Manila, sa Southern Tagalog, at dito sa mga kapatiran sa Bulacan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana patuloy ninyong subaybayan ang tanging palatuntunan ng mga kaanib sa tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesus dito sa DZXQ. Sino pang babati sa inyo? Gusto lamang po natin batiin ang mga naka-Facebook na mga kapatiran natin kahit hanggang sa Canada, Saudi Arabia. Alam ko si kapatid na John Tuazon ay talaga nagpapadala po sa atin ng mga messages niya. Si Johnny Maravilla, si Lilin, pati sila Sister Edna. So sa mga hindi po natin mababanggit, alam po natin na mga kapatid, maglagay lang kayo ng comments doon. Ina-appreciate namin ang mga comments na natatanggap namin. Natutuwa kami at lalo pong pag-iibayuhin natin ang dating ng ating mga pag-aaral dito, lalo nating magagawa ng paraan na hindi lang kami nakatayo matuod na dito, kundi dahil may mga monitors nung una, medyo naninibago tayo. Ngayon po, mga kapatid, papasalamat talaga tayo dito sa DZXQ dahil nga ginawa ng paraan na naging mas malawak at maging yung mga kapatid natin na hindi natin nakikita for the longest time, nagkakaroon tayo ng interaction sa kanila sa pamamagitan po ng programang ito. Kumusta na kayo mga taga-Kwan, taga-New York? Alam ko na marami ang mga naging kaanib sa Iglesia ng Panginoon dito sa Manila na taga New York na sila ngayon ay maging daw sa kanilang cellphone. Doon tayo napapanood kung sila ay wala sa kanilang bahay. Which is napakabisa itong bagay na ito. At tayo nagpapasalamat sa mga La Chica family, sa mga Bonifacio na nandun ngayon, si kapatid na Bonifacio sa New York, ang mga Bravo, ang Visit, sino pa yung mga nandun? Brother Robin Apostol, yung nandun sa California. Kilala mo yan, Larry? O, tinatanong ko kung saan ka na eh. Si Orly Kanko, dyan sa Singapore, ay nanonood sila. Itong mga naging kaklase natin dito eh. Naging kaklase natin sa Manila School of Evangelism at sa ngayon ay patuloy silang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa man sila naroroon. At tayo po ay nagpapasalamat sa inyong mga kaibigan at mga masusugid naming taga-subaybay. Mga kababayan, for that matter, kami po nagpapasalamat na kayo ay kasali sa aming pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa mga tumatawag sa atin, sa mga nagtitext, yung mga na ito, nag-email yung kanilang mga katanungan. In fact, sa ngayon, dalawa ang ating na-contact sa pamagitan nito at sila ay nag-email at nakapag-umpisa na tayo sa pag-aaral sa kanila na sana bindisyonan ng ating Panginoong Diyos ang gawain ito at sana po ay sandali lang. Ayan, maganda pagka-live eh. may mga calls tayo na kailangan i-entertain.
Okay, sa lahat mga kapatiran natin nandito nga sa Metro Manila, babatiin po natin silang lahat-lahat dyan. Alam ko ang Arnais family, naka-tune in din at internet din ang gamit nila. Boyat, kung kaya mong i-upload pa rin ang mga bagay-bagay na ito, it would be good. Kasama ni Eli. Okay, may mga tumawag po rito, brownout daw sa kanila, kanya pasisya na po kayo. At padadalhin naman kayo ng YouTube at Facebook kung kwan. At maraming salamat sapagkat this is an evidence na may mga kaibigan tayong nakikinig, mga kasamang nakikinig sa palatuntunan ito, ang Salita ng Buhay. Alam po ninyo, sa dami ng ating nabanggit na dito, yung mga pinag-aralan na natin, nakalimutan ko na kung kailangan ako nag-umpisa rito sa istasyon na ito. Probably, I'm the oldest among yung mga parokyano ng ating istasyon, DZXQ, on religious matters, ano? And kami ang survivors, ika nga. At tayo pinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na binigyan tayo ng pagkakataon. And we would like to inform you that a lot of precious souls are led to the Lord because of this program. At tayo nagpapasalamat sapagkat binibigyan po tayo ng pagkakataon para ipaabot sa mga hindi natin personal na abot ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kagabi lang, mayroon po tayong nakausap na parte ng Dasmariñas na ito ay nakikinig palagi. Nakikinig palagi at sila ay patuloy na nakikinig sa palatuntunan ito at yan ay napaka gandang bagay and it serves as an encouragement to us sa aming pagpapatuloy ng paghahayag ng banal na salita. Alalahanin po natin, in the final analysis, hindi ang sinasabi ng sino mang tao ang manaig. Pagdating natin doon sa harapan ng ating Panginoong Hesus para panagutan ang mga bagay na ating ginawa, masama man o mabuti. Ang tanging panukat ng ating Panginoong Diyos para tayo ay bigyan ng nalhatol kung tayo ay pupunta sa kanan o pupunta tayo sa kaliwa ay base sa kanyang aklat. Lagi po natin binabanggit ang Kapitulo 12 sa talatang 48 ng Juan na sa huling araw may hahatol sa atin at ang hahatol na yan ay ang kanyang salita. Dahil dito ay gusto kong hikayatin kayo mga minamahal na takapakinig na ipagpatuloy po ninyo ang inyong pakikinig sa palatuntunan ang Salita ng Buhay. Palatuntunan po ito ng mga Churches of Christ dito po sa Calacau, Manila o kaya iglesia po ng ating Panginoong Hesus na naniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Kapagkat ito ang sinasabi ng Banal na Kasulatan eh. Ngayon, kung loobin ng ating Panginoong Diyos sa darating na taon ay magbibigay tayo ng siguro mga 15 minutes to answer questions, whether sent questions or yung mga question na lagi nating nasasagap doon the field of preaching na kagaya, isa siguro may example at bibigyan ko lang ng example ano, na lagi nating napapakinggan yung sinasabi na mayroon pang ibang tupa na aking nawala dito sa kulungan na aking dadalhin sa aking kawan. Ang kung dito nakikita natin sincere ang ating mga kaibigan. Pero siguro maaring yun ang itinuro sa kanila at yun ang pinaninindigan nila kagaya ng aking sinasabi ang isang mali na itinuro at tinanggap na tama ay mananatiling tama hanggat walang magsasabi na ang kanyang tinanggap ay mali. Now, itong bagay na ito ay titignan natin. And so, yung first segment natin sa susunod na taon, loobin ng Diyos, what does the Bible say? What does the Bible say? Medyo wala po tayo sa radio,
dahil brownout daw po sa Malabon, kaya nasa internet tayo. So, i-repost na lang natin itong ibang mga napag-uusapan po natin ngayon sa ating mga Facebook or yung mga kapatiran na may Facebook accounts at alam nyo yung mga ibang mga kapatid natin ay brownout sa kanila ngayon at hindi tayo makuha sa radio nga. Pwede natin i-repost ulit. Okay, siguro advice ko rin sa mga kapatiran, mga kaibigan na nakikinig, maglagay kayo ng backup ninyong baterya para patuloy ang pagkikinig ninyo, pero rest assured that we will continue despite of this. Wala tayong magagawa dyan. Pero ang salita ng Diyos ay hindi dapat pigilin sa pamamagitan ng brownout sa atin. Kayo mga taga New York, kayo mga taga dyan sa ibang bansa, siguro hindi brownout dyan. So, mas mapalad kayo kaysa amin dito sa dito sa Calacan, Maynila. Oo, Malabon ba yun? Opo. Malabon. Malabon. Okay. And so, ito po yung sinasabi ko na yung first segment natin, Ronnie, ay sapagkat marami yung mga katanungan na hindi nasasagot. Yung kagaya ng ang tunay na iglesia ba ay itong ganito. Alin ang tunay na iglesia na binabanggit ng banal na kasulatan? Pagkatapos, ano ang dapat kong gawin para ako'y maligtas? Now, this is one of the greatest questions in the realm of religion. To answer the question, what must a man do to be saved, must be based on what the Bible say. Kaya sinasabi ko rito, what does the Bible say? And these are fundamentals. And mayroon mga nagsasabi dyan, oh, do you want to save? Just raise your right hand or lift your left hand. Or just pray with me, and when I see amen and you are a Christian and you are saved. What does the Bible say on salvation? And so, itong bagay na ito ay magandang pagbigyan natin ng pasin. Pero siguro, it's best. Now, we have to finish yung ating paksa tungkol sa Holy Spirit. Because perhaps, now listen to this, perhaps, if there is any biblical subject that is, if not always, many ways, misunderstood, mistaught, and misapplied, is about the work of the Holy Spirit. And also the Holy Spirit. Sabagkat, marami yung mga nagsasabi that the Holy Spirit is just like a wind. Yung parang hangin lang. O kaya it's a breath. And so, some believe the Holy Spirit is simply a divine influence or an impersonal force, and others think of him as a group attitude, such as yung mga tinatawag nilang school spirit. It's a group of things. Another person might refer to the Holy Spirit as an it that you can get or just feel. Yung may kwento ako dito na pinatungan daw ng kamay yun ng pastor ng Kwan nanalangin, pero umiyak yung pastor. May nahulog daw na malamig doon sa kanyang Kwan, sa kanyang likod. He fell and he thought that it was all the Holy Spirit. Pero pala may sipon yung pastor nahulog doon sa kanyang likod. So, that's not the Holy Spirit. And this is all what these people are doing. Now, we are not mocking on you. We are just telling you facts. Nakausap natin ito eh. And so, however, the Bible clearly teaches that the Holy Spirit is a what? Person. Person yan. It is a person. A member of the so-called Godhead. The God family. Made up of God the Father. Sabi niya, God the Father. Saan makikita yan? Okay, I'll give you the verse. John chapter 20 in verse 17. Again, God the Son. Uy, God the Son, where? Hebrews 1:8. Thy throne, O God. So, to whom was he saying this? The Son. The Son. Who said it? The Father. The Father.
So, if the Son is not God, then the Father is lying. But the Bible says, God can never lie and will never lie. Okay, another one. And God, the Holy Spirit, in Acts chapter 5. And so, makikita po natin dito na word for word, book, chapter, and verse, the Holy Spirit declares that the Holy Spirit or the Holy Ghost, as the King, the Old King James Version calls it, is God, is person. Actions are assigned to the Holy Spirit in the Bible that only a person can perform. He said, he is said to speak. 1 Timothy chapter 4. Sinabi ng Diyan, the Holy Spirit is expressly speak. The Holy Spirit, he is able to teach. Because the Lord said, di ba sabi niya na, when I send you the Holy Spirit, he is going to teach you all the things that I have taught you and bring to all of you all the things that I have told you. And he gave responsibility. Nakakapag-utos yung Holy Spirit. The Holy Spirit could give you responsibility, could ask somebody to do something else. You remember in the book of Acts chapter 20, when the Apostle Paul was leaving for towards Rome, he talked to the elders of Ephesus over in Miletus, where he said that he is going to charge these elders, which the Holy Spirit had charged them to be overseers of the flock of God, which he hath purchased with his own blood. Kaya pwedeng mag-utos ito. Further, he could guide and he could invite. The Spirit invites. Revelations. Okay. We are told in God's Word, which is the Bible, that the Holy Spirit can be treated as a person. In what way? Hindi ba? Di ba na pag-usapan natin doon na he can be blasphemed. Sa Tagalog, ito ay yung pamumusong. Yeah, he can be denied. And this is what the Bible says in the book of John. Ito yung tinatawag na a sin that can never be forgiven. When you blaspheme the Holy Spirit, when you do not obey the Holy Spirit, when you do not listen to the Holy Spirit, this is blasphemy. And he can be, he can be treated despitefully. He could be insulted. Do not insult the Holy Spirit. Oh, kung hangin ba, na-insulto ba yung hangin? Na-insulto ba yung hindi nakikita? But the Holy Spirit, because he is a person, as we can study it, and we can read it from the Holy Scripture, he could be insulted. And he is also tempted. In Acts chapter 5, verse 9, the Apostle Peter said, why do you tempt the Holy Ghost or Holy Spirit? And so, itong bagay na ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay bagay na pagbigyan natin ng pansin. Alisin natin yung isipan natin na itong Holy Spirit ay isang bagay lamang na pwede mong you can just ignore him, because the Holy Spirit could be lied to. Pwede kang magsinungaling. At ito nga ang ginawa ng Juan. Ito nga yung ginawa ni si Ananias at saka si Sapphira. Sinabi nga ni Pedro, why did you lie to the Holy Spirit? And also that the Holy Spirit could be grieved. Ephesians chapter 4 verse 30. He said, do not grieve the Holy Spirit. Now, in other words, these are descriptions of a personality. Personality po ito. And one could not lie to an impersonal force such as sa electricity. Yeah. Yung malabon, pwede mo bang kuhan yan na brown out? Is he lying? Hindi, brown out talaga yun eh. Or is school of spirit. Cannot teach, cannot guide, and cannot speak. The Holy Spirit is a member of the Godhead. The God family
with the Father and the Son. Tignan po ninyo yan. In the Great Commission, hindi naman na isa niya na nakuha na personalidad eh. There are three personalities mentioned in the Great Commission. When they were sent out to go and preach the gospel and make disciples of all nations, the Lord said, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Holy Spirit is always made mention in this part. Now, even in baptism, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And so, siguro we'll go some more. We'll go forward on what is prepared for. Noong Sunday, si kapatid na Philip at si kapatid na Rony ang nagbigay sa atin ng leksyon na patuloy dito, at gusto kong bigyan ng pagkakataon si kapatid na Rony to continue where you stop. Okay, pagbabalik tanaw lamang po natin ng kaunti, mga kapatid. Maalala po ninyo na pinag-usapan natin ano nga ba ang gawain ng Banal na Espiritu Santo. At ano nga ba ang basihan, batayan, kung bakit mayroong Espiritu Santo, at ano ang kanyang work sa panahon natin. Pinag-usapan natin last week na it has something to do with the empowering ng mga unang mga alagad. It has something to do also with the establishment of the kingdom of God, sapagkat nag-umpisa po tayo sa Marcos 9:1 na sinasabing may mga nakatayo pa sa inyo dito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita ninyo ang kaharian ng Diyos na darating na may kapangyarihan. At pinag-aralan po natin ang kapangyarihan na yan. Nakita natin ng pag-aralan natin ang gawa, kabanatang 1 at kabanatang 2, na ang kapangyarihan pala na yun ay ang banal na Espiritu Santo, na ang kanyang nagawa o ang kanyang ginawa as a manifestation ng kanyang power ay nakayanan ng mga naunang mga alagad ng 12 na magsalita sa iba't ibang wika. At doon nga po, nakita natin sa kabanatang 1 at kabanatang 2 na ang mga alagad, bagamat alas 9 pa lamang ng umaga, ay nagtuturo sila, nagsasalita sila sa iba't ibang wika ng mga Hudyong indispersya na tinatawag. At doon nga natatag ang kaharian ng Diyos o ang iglesia ng Panginoong Hesukristo. And then we move on. Nakita din po natin na sa pagtatalaga ng 7 deacons sa chapter 6 at saka chapter 7, nakita natin na nung italaga nila, bagamat ang mga pitong ito ay puno na ng banal na Espiritu Santo ayon sa Biblia, pero nung patungan sila ng kamay ng mga apostoles, nag-umpisa silang gumawa ng mga bagay-bagay that is marvelous and ang tawag natin miraculous things, lalo-lalo na si Stephen. And then, dumating tayo sa chapter 10, nung nakaraang linggo din sa ating pag-aaral. Ipinakita din kay Pedro na ang banal na Espiritu Santo ay hindi lamang limited doon sa mga tinatawag nating mga Hudyo, kundi ang banal na Espiritu Santo, kagaya ng pangako doon sa Juel, kabanatang 2, talatang 20, that it is given into all flesh. So, hindi na lang ngayon mga Hudyo, kundi even the Gentiles through Cornelius ay ipinakita doon that the Spirit is really poured out sa lahat-lahat ng mga flesh, Gentiles and Jews alike. At doon po tayo nagtapos nung nakaraang linggo sa ating pag-aaral. Okay, very good. And sana po ay naunawaan po ninyo dyan, and we'll go deeper on this sapagkat sa ngayon ay tuliro ang napakaraming mga kaibigan natin, kababayan natin, tungkol ito sa Espiritu Santo, lalo tigit sa mga kaibigan natin on the Pentecostal side, yung mga Pentecostalism na masyadong ito, kung baga sa masteral nila, thesis nila ito eh. Pero what does the Bible say about this? Balikan natin yung tinatawag na baptism of the Holy Ghost. Baptism of the Holy Ghost. Welcome lang natin muli. Meron na po tayong radio broadcast at naibalik po. Nasamantabala po tayong nawala kanina dahil nag-brown out nga po. At ngayon, mag-Facebook na lang kayo mga kapatid para makita niyo yung kabuuan ng broadcast natin. Okay. Maraming salamat, Mr. Tignesian, for the information. Alright. Tingnan ninyo yung mga kwan, tingnan ninyo yung mga Biblia, yung mga records tungkol sa
baptism of the Holy Spirit. Sapagkat marami ang gumagawa nito eh. Ito yung nagiging popular sa mga, sa radio, sa television, doon sa mga park, na ang sabi nila eh, okay, darating na tayo sa baptism of the Holy Spirit. Pero sino dito sa baptism of the Holy Spirit? Alam po ninyo, kanino ibinigay yan? Sinong magbibigay? Yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit, and we have discussed, I think we have discussed about the degree of the Spirit that is used. Yung baptism without measure ay nandun sa ating Panginoong Hesus yan. The administrator is not anybody but Jesus. Not even the apostles. Mayroon akong pinuntahan na isang grupo noon na for the purpose of just trying to know what is going on. At ang sabi niya, okay, this is an hour of the outpouring of the Holy Spirit. Anybody who wants to receive the Holy Spirit will come. And I'm going to raise my two hands. Ang sabi niya, I will raise my two hands and call for the Holy Spirit to come down. And you're going to receive the Holy Spirit and you are forgiven of your sins and you are now saved, brethren. Well, wonderful. But is this what the Bible say? Are these people empowered to transfer miraculous power by the Holy Spirit by their laying on of their hands? Now, notice carefully this, that he promised another comforter. To whom did he promise this? To whom did he promise? Was it not to the apostles? Sino ba yung Diyos sinabihan na, do not get out from the city? Stay there in the city until you are endowed with power from on high. Alright, for many years, how many years did Christ stay with the apostles? More than 3 years. Three years. Okay, and he was their comforter. He was their comforter. Siya ang umaalalay sa kanya when they are dismayed, Christ comforts them during his personal ministry. But he was now living, he said, when he said, the world could not receive that comforter, the Holy Spirit, but they, the apostles, would, for the Spirit was dwelling with them and would be in them. This promise did not and could not embrace the whole world, but the apostles only. Tanging mga apostol ang kausap dito eh. Now, lagi kong sinasabi at meron na naman akong sinabihan kahapon, when you are looking for something else, use the five cardinal W's. Na ito yung aking pinanindigan at tinuruan ako ng aking instructor. Na ito logical. Ano ba yan? Sino bang nagsabi? Kanino niya sinabi? Ano ang kanyang sinabi? Bakit niya sinabi? At kailan niya sinabi? So, the five cardinal W's, of course, there's another W is na whom? To whom? Itong bagay na ito. Notice what he says in the book of John. If you have your Bible with you, please turn to the book of John. Dito ay mayroon tayong mabibigyan ng pansin na maganda. Sa John chapter 14, in verse 16. Ronnie, do you have that? John 14:16. At hihingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Okay, to whom was he talking to? And who is talking to them? And I will ask my Father to send you another comforter, to send you who are this you. Who are the descendants of you? The apostles. He was not talking to any particular other than the apostles. Not including us. Not even including us. We were not there in the first place. And we are not within we did not humanity. And was it not to the apostles only? The Holy Spirit brought back to the apostles all that Jesus has said during his ministry
of more than 3 years. But the Spirit was to do even more. Jesus said, look at chapter 16 again. Chapter 16 again. Let's go back to 7 through 14. He had to leave to send the Spirit. Basahin po natin yan, yung kapitulo, this says, 7 hanggang doon sa 14. Medyo basahin natin ng kunting kwan. Go ahead. Mayroon kwan? Sige, go ahead. Gayun may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, mga kabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. At pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa kahatulan. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno ng sanlibutang ito ay hinatulan na. Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang dalhin ngayon. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo ng buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwahatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang mga akin at sa inyo ipapahayag niya. Okay, if you, yung mga pronoun na yan na inyo, kayo, kanino yan? Mayroong tinutukoy dito, di ba? Mayroong tinutukoy. He is talking to a very particular group of people that he had trained for years. They have really made a bond with each other. And so, when he was leaving, now you just read the book of the first chapters of the book of John, where he said, let not your hearts be troubled. Medyo nalumbay sila eh. And so he was speaking to a group of, particular group of people, the apostles. And so he said, he had to leave them, but then he's going to send them the Holy Spirit, which will be the substitute comforter of the Lord Jesus Christ to them. And so, nabanggit kanina ni Rooney na tungkol sa bagay na yan ay may kausap. Mayroon tungkol sa kaharian. Nagsabi niya, mayroong nakatayo sa inyo rito. Sino yan yung mga apostol? Na hindi kailanman matitikman ng anumang uring kamatayan hanggat, now that is an adverb of time, until they have seen the kingdom coming with power. And so, itong bagay na ito, mga kapatid, mayroong tinutukoy, the baptism of the Holy Spirit is not given to anybody else, regardless of how popular television speaker you are, or radio speaker you are, or very popular in the realm of politics. Hindi ka kasali dyan. Hindi tayo kasali dyan. Tanging ang mga apostol ang kanyang kinakausap. Kung babasahin ninyo, now, let's go to the book of Acts chapter 1, verse 8. Itong bagay na ito ay tiyak na, tiniyak na. Larry, meron ka dyan? Acts chapter 1 in verse 8. Go ahead. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa ninyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Okay, sino daw ang magiging saksi? Hindi yung mga gumagala kong saksi na yan. Ito yung mga tunay na saksi. They were eyewitnesses. Bakit? Sapagkat ang magiging apostol, tandaan po ninyo ito. Tandaan po ninyo ito. Kayong mga nagsasabi na kayong mga apostol ng ating Panginoon, kung original ha, yung mga tao na nakasama ng ating Panginoon, na lumabas at pumasok sa siyudad ng Jerusalem at na nakalabit nila o nahawakan nila ang ating Panginoong Hesus, nakausap nila, nakasalo sila sa pagkain at nakasama sila sa kanilang paglalakbay. Kanya yung paglalakbay na nila nakabangkay, kasama si Kristo dyan eh. And so he said, kayo ang magiging saksi ko. Kailan? Pagka kayo ay
nakatanggap na ng kapangyarihan ng Diyos na walang iba kundi ang Espiritu Santo at kayo ay maging saksi saan? Magmula doon sa Jerusalem, sa Hudya, sa Samaria, and into the uttermost part of the world, where every man lives, then that is what the world is. Kanya, kung babasahin ninyo yung Kulusas, within 20 years from the foundation of the church in Jerusalem, sinasabi niya na the gospel have reached this world where people live because they were scattered all abroad and preached the gospel. Now, this was the fulfillment. Ito yung sinasabi ni, alam niyo ni si Juan Bautista no, nandun sa Kapitulo 3 ng Mateo. Nung pupunta yung mga kwan, oy, sabi niya, eh, mayroong darating pagkatapos ko niyan. May darating. Anong darating? Yan ang magbabautismo sa inyo ng ano? Espiritu at apoy. Pero itong mga kasamaan natin, hindi nila sinasabi yan eh, na sila ay babautismo ng espiritu ng apoy. Ang espiritu na sinasabi nila ay yung the ability to do things which was exclusively promised and fulfilled in the lives of the apostles. Now, in answer to the question now, what is the baptism of the Holy Spirit? If you will just listen to me, number one. First, the baptism of the Holy Spirit was a special baptism Christ performed on the apostles of Christ and later to Cornelius and household. No less, no more. Kung sino man ang makapagbabasa pa ng isa, bigyan mo ako at idadagdag ko yun ng pangatlo. Pero do not add, do not subtract. Sige. The only problem at times ng mga bagay-bagay that we are dealing with ay whenever they read yung salitang you, pag nababasa nila yung... You means kayo, me. Oh, you means me. At isinasama na nga. Hindi nga, kagaya nga po nang sabi niyo kanina yung five cardinal W's. Hindi lang sa mga Espiritu Santo na problema ito. Hindi lamang patungkol sa baptism of the Holy Spirit or the promise of the Holy Spirit ang problema ng mga nagbabasa na sinasali ang ating mga sarili doon sa binabasa samantalang hindi naman angkop sa atin. May mga kaibigan din tayo. Gagamitin nila magkaminsan ang Deuteronomy chapter 4 verse 5 sa inyo na mga buhay ngayon, sa inyo ibinigay ang law, ang Torah o ang Ten Commandments. Tapos sasabihin mo, tingnan mo sa atin na mga buhay ngayon. So, most of the time, nagkakaroon talaga ng maling pagkakaunawa dahil hindi mo tinitingnan kung sino nagsasalita, para kanino at kailan at ano ang purpose ng pagsasabi na yan. Magkaminsan gusto mong isali yung sarili mo at magaling yung nagsasalita at tingnan nyo, it is for you, kasasabihin na ganyan. Kahit na gaano pa man siya ka-charismatic na speaker o magaling man magsalita o magaling man magpahayag, mga kapatid, the truth is, it was promised to a definite, specific group of people na sinabi ng Panginoong Jesus, sa inyo ko ibibigay. Let me go back to my example last week. Taan na tayo ngayon. Anim tayo dito sa booth na to. Pampito si Direk doon. Sabi ko last week, ang pangako ko, halimbawa, gagawa ko ng pangako kay Ivan, tutulungan kitang makapagtapos na yung pag-aaral. E narinig dito ngayon. Anim na kayo nakarinig. Pwede nyo bang sabihin, oy sir, sinabi mo, narinig namin, tutulungan mo kaming makapagtapos ng pag-aaral. Hindi pwede yun. Because the promise was made to Ivan, hindi pwedeng i-claim ni Alexis. Lalo na ito, baguhan to eh. Hindi pwedeng mag-claim ito dito. Maguhan itong mga mukhang ito. Wala sila nung sabihin ko yung promise na yon. Bagamat inuulit ko ngayon, naririnig nila. Pero hindi pa rin. Hindi ang kopye. Hindi sa inyo yung promise. Hindi sa atin yung promise. Okay, sana matuto tayo na igalang at gamitin ng matuwid ang salita ng ating Panginoon. Siya na sinasabi ni Apostol Pablo eh, na using the word of God righteously. Okay, yung pangalawa, these were the only occasions recorded in the Bible of its use. Itong baptism of the Holy Spirit, fulfillment of Joel chapter 2, was fulfilled among the apostles and the household of Cornelius and his household. Number 3, it was not a baptism promised to you,
and me. To you, pagka sinabi kong to you, kayong mga gumagamit dito, you are not included in this particular, very particular, very special, very exclusive, na promise yan. Maraming nakataas ng delay ngayon. Well, they should call me, 7412677 ang aking telepono. At, ano na yan, 0198-0918-909-2643 ang aking cellphone. It was not a baptism promise to you and me, or all believers, but was specially performed for, now listen to this, specific reasons which this lesson will be able to declare unto you. The first occasion of baptism of the Holy Spirit occurs when? Pentecost. On the first Jewish feast day of Pentecost, following the resurrection of Christ. Na dito na nagsalita ng mga iba't ibang wika ang mga tao eh. Na ito ang sinasabi ng Kwan, nabanggit ko na dito noon, nung binanggit ko ito minsan eh, na marami yung mga nagsasabing ganyan. Pero yung mga missionary ng ating mga kaibigan na ganyan, para sasabihin niya, we were baptized by the Holy Spirit, but we are going to this school. Why? This is a language school. Now, these people were fishermen. These people were uneducated. But they were able to deliver the message of gospel of salvation because of that Holy Spirit baptism. That's right. Sasabihin niya, oh, we are going to, why? Why are going that way? Sabi niya, well, we are going to learn your dialect. Your language, Filipino, Ilocano, Tagalog, Cebuano, or Ilonggo, or Iligaynon. Itong mga bagay na ito, mga kapatid, ay nakakatuwa. Na ito man kung minsan napapagiti tayo, pero this is a fact. This is a fact that these people claim that which does not belong to them. These apostles obeyed Jesus' command and went to Jerusalem. Sapagkat sinabi niyan eh, the only way by which they can proclaim the gospel of Christ. Sapagkat iba-ibang mga salita itong mga taong ito eh. Nakagahan din natin. If all converse in Manila, how many dialects dito sa Pilipinas? More than 100 different dialects. 25. Meron akong nakasabi doon, sabi niya, Pastor, Kariaga, nabaptize na din ako ng Holy Spirit eh. Oo, sa makatuwi, nakakapagsalita ka ng salita. Oo, sabi ko, inilukano ko siya dahil ilukano ako eh. Sabi, hindi, Bisaya ako eh. Nagbisaya kami. Sabi ko, marunong ka na ang Tsabakano? Sabi niya, hindi eh. Bakit? Bisaya lang alam mo eh. Cebuano. Cebuano. Pwede rin Ilonggo kami. Pwede rin kami mag-Ilonggo sapagkat ang turing ng mga tao ito kasi, they think that what is said in the Bible, all that what is said in the Bible, is directed to them. But this is not. Determine the context. Tingnan po ninyo ito. Meron tayong kasabihan sa hermeneutics eh. A text that is taken out of context becomes a pretext. Haka-haka lang yan. Oh, baka nananaginip lang yan. Ang panaginip na hindi kailanman matutupad sapagkat ang pangako ay hindi pa para sa inyo mga kaibigan. Now, these apostles, there is a purpose of God to have chosen these people in order for them to put those who said they are very intelligent in this world, to put them into shame. Mm-hmm. Bakit nila ginawa ito? For them to preach the gospel of Christ. And Peter did this, and the rest of the apostles, when they were preaching the gospel of Christ, men during the day of Pentecost asked, men and brethren, what shall we do? Hindi naman niya sinabi, tingnan ninyo dito sa aklat, kapitulo, versikulo eh. Wala silang umakuan. But if you can read the book of Peter, where Peter wrote this, that holy men of God spoke as they were moved or guided by the Holy Spirit. Yan. Pero dito, hindi. Mga kapatid, ito ang sinabi ni Juan, sa mga huling araw ay bubuhos ang Diyos ang Espiritu sa lahat ng mga laman. Sabi niya, kasali daw sila ron. Pero hindi. That is not true according to the Holy Spirit, Holy Scriptures. But again, sapagkat ito na yung huli na paghahayag ng leksyon ito, itong mga tao na ito,
itong mga tao na ito humayo. At yung pangalawa na fulfillment of this prophecy is in the life of Cornelius and his household. Pero dito, alam ninyo, bago ginawa ng Diyos yan, inorient muna nito itong si Juan, si Cornelius, ayun, si Pedro. Sapagkat may mga akala ng mga Hudyo, sila ng mga very special people eh. We are the only people of God. So you Gentiles, you are dirty people. You are not... Others ang tawag sa atin. Others kayo eh. Yeah. Others. No, you are not included with us. We are the only special people of God. But then, when Peter realized that he was not talking about what he's going to eat, sabi na yung Pedro, ikaw naman Diyos, binibiro mo ako. Alam mo naman na hindi ako makain ng mga ganyan eh. But God does it in a way for Peter to think more, deeper than he thinks. So he understood and he was sent to the household of Cornelius. And it was there where they delivered the message and they were baptized by the Holy Spirit. And so kung babasahin mo yung kapitulo 10, 47, sabi niya eh, uy, tumanggap na sila ng gagagaya ng tinanggap natin eh. Ano nga naman makapagpipigil na itong mga tao ito ay mabautismuhan? This is the second and this is the last outpouring of the Holy Spirit on a miraculous way kagaya ng mga apostol. No less, no more, otherwise, sinabi ko sa inyo, kung mayroon pa, then itawag niyo sa amin. Siguro po, hindi poor ang gamit nila doon, patak-patak lang. Kaya hanggang ngayon, umabot, nagtipid. Winisigan. Siguro ba din? The term is poor. Oo. After that, alam niyo kung bakit ganyan? Peter explained these things to the Jews in Judea. Kasi meron silang mga kwan eh. Pipilitin pa nila na itong mga hintil na ito eh, dapat matuli ito. Itong mga kwan na ito eh, dapat nagagawin ito. And so, they arrive at the same conclusion, saying, anong kanilang sinabi? Chapter 11, verse 18 of the book of Acts. Ito ang sinabi niya, then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. And so, dito na, sinasabi niya, there is no more Jew nor Greek, bond or free, male or female, for we are all one in Christ Jesus. Ito yung mga bagay na yan. Ito yung tatalakayin natin na ano pa ba yung mga ibang tupa na yan na dadalhin ng ating Panginoon doon sa kanyang gawan, nawala doon sa kulungan. Itong bagay na ito, mga kapatid, ay napakalinaw. Now, in the second and final case of the baptism of the Holy Ghost, or Spirit, God used it to demonstrate that He was already to grant salvation to Gentiles as well as to the Jews. By using the miracle of baptism of the Holy Spirit, ano yung kwan? Now, this will be our conclusion. He removed from the minds of the Jewish Christians all prejudices against Gentiles being admitted into the church of the Lord Jesus Christ. And so, sa inyong mga kapatid at mga kaibigan at mga kababayan na nakikinig, pag pinag-uusapan po natin yung bautismo ng Holy Spirit, it is biblically, it is godly, and it is just for the apostles. And for the cause of Cornelius, this is the fulfillment of the promise of God way back in the days of Joel. And so, ito yung sinabi ng Apostle Pedro, time will not erase what has been promised by God. He does not forget what is promised. And so when the Apostle Paul was writing, he said, when the time comes, God fulfills His promise. And ito na nga. Ano yung promesa? Yan siguro pagpapatuloy natin sa susunod na broadcast. Ronnie,
And we hope that God will grant us more. The privilege of being able to use this media to declare the truth of God to all those who are listening to us. Salamat po at muli, kagaya ng ating sinabi sa management ng istasyon na ito, ay marami pong salamat. Anong magpasalamat na kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Sa isang buong taong singkad na magkakasama tayo sa radyo, at alam po natin na gumaganda po ang pasilidad ng ating istasyon, DZXQ, kaibigan ng masa. At higit sa lahat, ang sabi nga po eh, pagka na-improve pa natin ng kaunti itong ating internet connections at magiging real-time yung movement, medyo nagpipixelize lang ng kaunti or may buffer time lang ng kaunti. Pero this has been a blessing, isang pagpapala sa atin na nakikita tayo na nai-re-broadcast natin ito. Ano mang time pwede nating i-access, ano mang time pwede mong kunin sa ang particular na pinag-aralan, sa ang bersikulo, pwede mong i-replay-replay yan eh, pagka nasa Facebook na or nasa YouTube. So ang Panginoon talaga nagbibigay ng mga pagpapala sa atin. At isang napagagandang pagkakataon natin na maibahagi sa lahat-lahat na mga gustong matuto sa salita ng Diyos itong mga ginagawa natin sa pamamagitan o sa paggamit natin ng facilities ng ating himpilang DZXQ. Okay, marami pong salamat sa pangalan po ng istasyon na ito at sa pangalan ng mga kaanib sa tunay na iglesia, The Churches of Christ of Metro Manila. Kayo po ay aming binabati ng manigong bagong taon. Yeah, advance natin. Happy New Year na po. Pagkikita-kita po tayo next week. Muli, be safe sa lahat-lahat po ng mga aktibidad sa pagsalubong sa bagong taon. Praise God for salvation, for whosoever will. All things are ready, come to the feast.